Hi everyone, Steffi here and welcome to my channel. In this video is a tarot card reading for Karjack or DJ Kara and Papa Jackson partnership. Right up! Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Sana lahat po tayo very happy, very healthy, and very safe. I-share po natin ang peace, ang light, ang love sa isa't isa sa ating kapwa, okay? Peace po sa ating lahat. So, ang tarot card reading po natin for today para naman po sa tambalang Karjack. Okay, we're going to DJ Kara and Papa Jackson. So, ang first deck of cards natin para kay DJ Kara na isang Gemini. Okay? And then, ang second deck para naman po kay Papa Jackson na isang Virgo. Okay? So, isang air sign and isang earth sign. Alright? Ayan. Okay. Okay, ready? First cards. Wow. Ayan. The Tower and Ace of Cups. Ang Ace of Cups ni DJ Kara. Ayan. New partnership, new relationship, proposal, or marriage siguro. Okay, basta may bago. May bagong parating. Ang The Tower naman ni Papa Jackson, ayan, merong unexpected na pangyayari. Maaring may nasira, may natapos, may naputol, may nagiba, may nagwakas. Okay, kaya naman nagsisimula. Or maaari din namang yan, kung unexpected man yan, o diba, unexpected yung kanyang offer para kay DJ Kara. Okay. Next. Seven of Cups and Four of Wands. Seven of Cups ni DJ Kara. Ayan. Confused. Maraming pinagpipilian. Ayan. Siguro maraming commitments din. Kailangan siguro mag-prioritize or isa-isa lang. Okay. Yun. Para hindi ma-confuse. Yan. Four of Wands ni Papa Jackson. Yan. Stability. Or maaaring ding nakabili ng mga bagong ari-arian. Gaya ng bahay, lupa, kotse. Okay. Or maaaring din namang yan. Kasal or marriage. Okay. Yun. So, yan. Maring yung kanyang previous card. Yan. Ang kanyang unexpected na gagawin. Ay, maaring ito nga. Unexpected marriage or unexpected kasal na offer. Okay. Next cards. Wow. Ten of Pentacles and Five of Wands. Five of Wands ni DJ Kara. Ayan, hindi pa rin maiwasan na may mga kakompetensya siguro or mga karibal sa trabaho or sa career or maring sa personal siguro. Mga contemporaries na singhusay, singgaling. Okay. Ayan. Ten of Pentacles ni Papa Jackson. Ayan. Ayan ang kanyang minimithi para sa kanilang dalawa. Oo, diba? Ang magkaroon ng sariling family, yan, with kids na happy, contented, successful, blissful, ayan. Oo, diba? Ang saya. Okay, next. Wow, ayan. The Lovers and Princess of Swords. Ang Princess of Swords ni DJ Kara, ayan, very curious. At ayan, naka-monitor kay Papa Jackson. Nag-i-spy, okay? Nag-i-stalk sa kanyang social media accounts. Ayan. Ang The Lovers ni Papa Jackson, o, diba?
Ano pa nga ba? Deep love, romantic love, strength of two together, lovers. Yan, partnership, relationship, o di ba? Or mare din namang nagsisignify na nagkaroon na siya ng kanyang final choice. O di ba? At yan. Maring para kay DJ Kara ay gusto na niyang isiwalat siguro yung katotohanan. Yung katotohanan about that, ang pagiging lovers maybe. Okay. O yun. Next. Naging swords. The Emperor and Four of Swords. Ayan. Okay? Ayan. Kailangan din siguro ni DJ Kara na mag-retreat muna or mapag-isa, maging silent. Dahil si Papa Jackson ay ayan, nagiging emperor. Nagiging atapang, nagiging strict. Okay? Or dominant. Ayun. Okay. Ayan. Okay. So, siguro, kailangan mag-lay low ni DJ Kara by being silent muna. Okay. Para si Papa Jackson ay yan, magawa niya ng maayos at pulido ang kanyang mga trabaho, ang kanyang mga plano. Okay. Next. Page of Wands and the Moon. Okay, ang the Moon ni DJ Kara, ayan. Maring nagiging sensitive, nagiging emotional. Okay, malalim ang pag-iisip or may sikreto din or merong unknown. Okay, ayan. Kailangan nga niya sigurong tumahimik muna at mag-isip-isip. Okay, mag-senti-senti. Samantalang si Papa Jackson, ayan, as the Page of Wands, may naiisip na bago. Okay, bagong creation, bagong gawain, or basta galing sa kanya na unique. Okay, next. Wow. Judgment in Hierophant. Judgment ni DJ Kara. Ayan, nagkaroon na siya ng final decision siguro. Or wake-up call. Ayan. Dahil sa laging nag-iisip, malalim na pag-iisip, pagiging silent. O, diba? Pag ninilay-nilay, siguro nga, ayan, meron na siyang final decision. Okay? At ang Hierophant ni Papa Jackson, it's about contract siguro, mare ding marriage. Okay, so siguro nga meron ng final decision si DJ Kara about marriage. Okay, so mare ganun. Alright, next cards. Ace of Cups and the Eight of Swords. Ayan, Eight of Swords ni DJ Kara. Bakit kaya feeling trapped or feeling restricted? Mare namang feeling trapped dahil wala na siyang magawa. Sa offer ni Papa Jackson or sa kanyang, ayan, sa kanyang final decision. Okay. Or maring feeling restricted dahil ayan, stricto si Papa Jackson. Okay, stricto sa pagmamahal. Yun. Okay, or maring ano lang, overthinking lang siya dahil dito sa mga cards na yan. O diba, nag-iisip ng malalim,
nag-iisa, naglinilay-nilay. Okay? Samantalang si Papa Jackson, ayan, may Ace of Cups din. So, siya nga yung mag-o-offer kay DJ Kara. Ayan. Ng marriage. Or, yan nga, proposal. Okay? Yun. So, siguro nga feeling trapped si DJ Kara. Wala na siyang kawala. Hindi na makatanggi. Dito sa offer na ito ni Papa Jackson. Okay? So, last cards na po para sa Karjak. Wow! Justice and King of Cups. Ayan, King of Cups ni DJ Kara. Love is in the air. Ayan, kanyang King of Cups. Siyempre, si Papa Jackson na mapagmahal, maasikaso, very caring, very romantic. Okay. Mari din namang si DJ Kara mismo yan. Okay. Na, yun. Ganun din. Loving, caring, romantic. Ang Justice card ni Papa Jackson. Ayan. Truth will come out. So, truth will come out na siguro dyan sa kanyang proposal. Or, kung meron man siyang mga disputes or arguments or court cases, ay mananalo siya, or justice will prevail, or truth will come out. Ganun. Okay? Or, yan, ang kanyang karma. Alright? So, ang first card ni DJ Kara, yan, ang proposal or marriage. Okay? Ang last card, kanyang King of Cups na si Papa Jackson. So, siguro nga, yan, kay Papa Jackson, ang cup na yan. So, siya din yung nag-offer niyan ng proposal, ng marriage. Okay. Ang kanyang obstacles ay ito. Maring yan, confused sa kanyang pinagpipilian, sa kanyang priorities. Maring din ito ang kanyang mga karibal or kakompetensya. Okay, and maraming ito. Ayan, ang sikreto or unknown or misteryo. And ito, ayan, ang feeling stuck or restricted. Okay, pero ang kanyang mga alas, syempre, ang kanyang first card pa rin, ayan, proposal or marriage. And ito, ang kanyang final decision or ang kanyang wake up call. At si King of Cups, okay, na kanyang support, nasa sandalan. Yun, si Papa Jackson, ang first card, ayan, sudden or unexpected na pangyayari, mayroong natapos or nagwakas, naputol, nasira. Ang last card, ang kanyang karma o win-win situations, okay, or truth will come out. Ang obstacles, wala, ang galing, wala, ano, no, meron naman isa, yun, yung first card, okay, na meron ngang nasira or naputol or nagwakas, natapos, or unexpected event. Okay, and then the rest, puro ng mga alas. O yan, ang stability. Kanyang ultimate goal. Maaring magkaroon pa ng bonus or mana or incentives. Kaperahan. Okay. Yan, ang kanyang pagiging emperor. Na father figure, na susunod. And natatapos ang mga trabaho, ang mga gawa. Okay. Kanyang contract or marriage, ang kanyang offer, proposal or marriage, o diba, ulit-ulit na, ang dami, at ang kanyang karma, okay, ang kanyang pagkapanalo. Alright, ang dami ng cards na, yan, talking about, yan, proposal and marriage.
Okay. So, yun po yung tarot card reading ng Karjak. I hope you enjoyed and thank you so much po for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan nyo po yung susunod nating tarot card reading. Shout out to my best ever family. Love and love to all. Bye for now.